And still with us, Philippine Police Chief Debold Sinas. Welcome back, sir. Okay, let's talk about first. You've ordered a reshuffling of key positions in the PNP, most of whom were actually officers who were appointed by your immediate predecessor, General Cascolan. Why reshuffle? Why change what he did? Good morning, Karen. Ang reshuffling po was triggered nung merong 7 senior officers na nag-non-duty status ahead of their actual retirement. So yung iba niyan, 1 month pa or 15 days or 20 days. So they opted na already to have a non-duty status para po maayos po yung mga papeles nila para po sa mga claims nila and benefits. So dahil doon, umikot. Hindi po totoo na mga si General Cascolan ang nag-designate noon. Kasi kagaya nung kay Bert, pero hindi po siya noon. Diba? Mm. Si Karine Pamusposan, kay Kambay, lahat po yung sila ay nandyan. In fact, kaya sila nakuhan kasi yung iba, kagaya kay General Kambay, ay na-promote. Si General Pamusposan ay almost 2 years. Si Bert, pero kailangan niyan mag-2-star para po hindi siya maabutan ng panahon. Mm. So wala pong totoo yun. Yun po ay dinaan ng SOPPD po namin, yung Senior Officer Placement Board, para po meron po pag-aaral at konsultasyon. So, wala po lahat, ma'am. Okay, but then it's also saying in effect that what your predecessor did may not have been effective for you to change it immediately. With you barely a month in office. Ma'am, hindi po. Dahil po yun, ay pinag-aralan po yun. Hindi yun ibig sabihin effective. Because during the time of General Cascolan, he finds it ganun, so nasa kanya po yun. Yung sa akin naman, ay consulted the SOPPB, yung board po namin, para po mag-implement ng reshuffling. Because there are 7 vacant positions. So, maapektuhan po talaga ang karamihan doon. Kaya galing sa taas, pababa po talaga, ma'am. Okay. Now, another interesting thing is clearly moving up to PNP chief, you bypassed 2 of your classmates, Lieutenant General Eliazar and also Lieutenant General Binag. But before I go there, why did you have to replace Eliazar as the task force COVID shield chief? Some say he was doing a good job. Why did you have to put Binag in his position? Ma'am, hindi kasi tama talaga yon. Yung task force COVID shield, ang kwal po yon ay sa Deputy Chief PNP for Operations talaga yon. Tapos yung task force for internal COVID response ay para sa administrations. Mm. So nung umangat po si Elizar, ay dinirect siya ni Cascolan to hold on. Tapos si Cesar Binag ngayon na supposed to be yung committee na head ni Elizar, pinasa kay Cesar Binag. Mm. That's what the conflict is. Kasi pag Deputy for Operations ka, you manage all the external affairs of the PNP. Yun. So ngayon, anong nangyari? Sabay sila ngayon nagmi-meeting, which lalong nag-confusing. Mm. So kinausap ko sila, magkaklase kami, di ba? Kinausap ko sila na itama lang natin. Alam mo, gusto rin ni General Elizar yun. Dahil sabi niya, Bob, medyo nagko-conflict nga kami. Admin ako, I'm managing the operations. Mm. Sabi ni General Binag, Bob, ako rin, operations ako, I manage ng admin. So there's already a dysfunction. So kinorek lang po namin yun. At hindi kinonsulta at kinausap ko po sila na sana hindi po personalan, it's more on the organization. At talaga organization is already there, nakalatag na yon. It's just a matter of implementing it. I see. So what you're saying, you corrected what your predecessor actually did? Yes, ma'am. Okay. And see, Eliazar, your relationship with him, is you have a good relationship with him now?
Mabarkada kami doon, classmate kami doon. Kaya mapansin mo, sa series of visit namin, series of activities, sama-sama po kami, ma'am. Sinama ko po yan sila. Wala po kami, I see to it na wala pong tampuhan. Or, inayos ko na po yun. Nilatag ko na yung programa ko. At kung po ako ngayon, I'm not, hindi yung ako nag-visit, I always consulted them. Kasi senior officers po sila. And they have the say on the programs and management po ng PNP. Hindi po yung ako lang po lahat. No? Mm. Kasama po yun sila. Of all the business namin, ay, alam ko kaya nila. Tapos yung turnover sa Cebu nga, na hindi ako pwede. Si Rizal pinadala ko to represent us. Tapos hindi ako pwede sa Region 6. Ay pinadala ko rin po si General Binag kasi I trust them. They are senior commanders and they are my classmates. And we're doing good. And we're fine, ma'am. Okay. So you're fine. Okay. Now, quickly. You also reverse some policies that General Cascolan implemented, like specifically, I want to ask you, the 8-hour shifting schedule. Okay, let's discuss that. Ma'am, actually, I was the HR regional director. I did not implement the 8 hours. Diba? I explained sa kanya, what's that predicament of NCRPO? Why hindi po kami 8 hours? Una-una, we are on full alert. So we are on full alert. So meron po kami procedures. Being a commander, you do not just change dahil gusto ko to ganun. Misunusunod kami. In fact, ang sa nakasulat sa procedure namin is 100% present. Mm. Nandun po yan. Pero of course, ang haba ng 100 alert natin, so i-consider natin yung health and welfare ng mga tao. Yeah. Ganun po yon. Pangalawa, ay kaya kami nag 12 hours sa NCR kasi nga maraming considerations. No? Yeah. Una-una, mahirap po talaga umuwi ng 8 hours. Imagine sa gabi, 8, 12 o'clock, ang ka, you know, there are so many problems. And we also consulted our people. And gusto nila yung 12 hours, at least tuloy-tuloy, pag umuwi ka, at least more time to rest. No? More time, ganun po. At hindi yung palagi ka nalang gabi. No? Ang nangyari, 3 hours, 3 shift, gabi ka ngayon, sa next shift mo, umaga ka na naman, sa next shift mo, gabi naman. So, umiikot po talaga. So, 12 hours na ngayon, General? Yes, ma'am. Okay. All right. Other than that, what about the localization of police forces? That's quite interesting. What change did you do there? Ma'am, for the time being, ay pinag-aralan. Pinahold ko muna. Pinahold? So, pinahold ko at for further study. Kasi ma'am, I was the RDNCRPO. No, I was the RDNCRPO. The orders came out, wala pong consultation sa amin. Basta nag-shoot order lang. Shoot orders lang, no? So lahat na yun. So wala pong kaming say doon. So yung mga sinabing dapat sa court duties, ganito, ay wala po kami. We just follow. Ang akin lang kasi, if you will see, on records na, in CRPO, originally, the requested na aalisin is 4,700. We made the appeal na sana konsultahin man lang kami ganun. So ngayon, in spite of our appeal, nagpalabas pa rin sila ng order ng total of 3,200 na nawala sa NCR. Mm. So ngayon, nawa ko, nag-strategize kami to lessen the impact. So, imagine mo naman kung alos every week, every month, 1,000, 2,000 yung alis sa NCR. Hindi ka tayo mong problema, ma'am. So kaya yun, may procedure po kami kung paano po. Itong mga ito po, ma'am, ay na-recruit po sa NCR. Mm. Alam po nila yon. At ang karamihan po sa gustong umalis sa NCR ay patrolman at corporal. Mm. Yun yung po namin dyan sa NCR. At maganda yung performance namin. Oo. Okay. Ngayon, I saw your previous interview when you were appointed PNP chief. And what's quite interesting is I interviewed General Cascolan during actually his last day. And he said the night before, you were in Malacanang with him and President Duterte. Is that correct? Yes, ma'am. Opo. Unang-una, nagulat ba kayo na kayo ang pinili ni Pangulong Duterte bilang PNP chief, given that there are two more senior than yourself? Were you surprised or you already knew beforehand that you would be chosen? How did you find out? How did you know? I was informed, nandun kami, sinabi ng presidente, at nabigla at mixed feelings actually. Nabigla, excited, happy, at
yun hindi naman nagkaka because I was one of the recommending. Pero I'm very happy that the president selected me and he trusted me on my performance. As to the how he selected me, it's beyond me po, ma'am. Mm. Nasa president po. Ang sa akin, I'm very happy at natuwa din ako, whatever. Because I'm very happy for the trust and confidence na na naniwala siya sa kakayahan ko na mamuno ng PNP. Okay. But may binilin po ba siya sa'yo specifically? Like usually when I interview people that have been appointed by the president, they often remember the president saying something to them. Ano po ang bilin niya sa inyo? Bilin niya is po na alagaan ng mga pulis natin, no? Lalo na sa pandemic, na alagaan natin na hindi sila maging lihado. At ipagpatuloy po yung campaign laban sa droga. Kung pwede nga i-stop na namin, ay i-stop na namin or lessen the impact dito sa community natin. Pangalawa, yung sa kuan, yung sa anti-corruption. Talagang isa yan sa pina-emphasize sa President na dapat ang police ay hindi ma-involve sa mga corrupt practices. Pangatlo, yung sa terrorism. Dapat paigtingin ng police yung kumpanya ng terrorism. Dapat walang sumabog, walang makidnap at para po protektahan yung community. Pang-apat po yung insurgency. Dahil ang campaign po ng gobyerno ay dapat magpag-ugnayan ang pulis doon sa National Task Force LCAP. Kasi yun po talaga ang drive ng presidente. Yun yung apat at of course yung sa illegal gambling. Kasi yung illegal gambling, nakadikit po doon sa anti-corruptions. Kaya nga, talagang kinuha ko yung policy na no take policies on all illegal forms of or illegal funds from the illegal sources. Kasi ganyan ko lang. Okay. And General, when I mean binili ng Pangulo ito, he verbalized it to you in this manner, itong apat po na binanggit mo ngayon. Yes, ma'am. Opo. So it would mean, coming from the first part of our interview, that the President did order you in a way to pay attention and focus when it comes to counterinsurgency. That's the very first question I asked you then, that there is special attention now coming from the PNP when it comes to left-leaning individuals or those suspected to be involved in the underground movement. It is a direct order from the president because he told you. Ma'am, that's in general terms po. Hindi po specify yung mga grupo. Mm-mm. Kaya nga, makipag-ugnayan kami sa Task Force LCAP kasi sila po ang naatasan po na mamumuno at nangunguna sa campaign to end local communist movement. Kaya kami nakipag-ugnayan doon. Hindi po kami nakipag-separate na kuhan. Kaya mapansin mo, sa mga report namin, it's always joint operations po. Okay. Now, quickly, when it comes to the drug war, what will be the branding of General Sinas? Of course, nung panahon ni General Bato, we heard of Oplantukang, which became controversial globally. And then nagkaroon ng double barrel. Ano po ang sa inyo, sir? The same. Tukhang pa rin. Tukhang pa rin. We find it very effective. It's just a matter of using it. At strategizing. Hindi na namin babaguhin yun. Kasi yung programa, kasi yung double barrel still refers to tukhang. Mm. Diba? Iba lang ang kwan. But ngayon kami, the same policy. Now, ang amin lang is we re-strategize. No? So, kung tanong nyo, ano po yun? Una, ang una talaga naming idea is one, palakasin po talaga yung mga actions and operations ng mga police stations. Kasi sila po ang frontline units namin. Kaya nga nung ginawa kong template sa Region 7 at saka Region NCR, na dapat yung mga local police, yung machipo police natin, ay talaga mangunguna operations. Pangalawa, dapat ano yun, ang provide funds po sa mga tao natin. Para po makuha. Pangatlo, continuous po ang educations and enhancement and seminar sa kanila. Ganun po. Pang-apat, ay pinagbawalan ko na sila kung pwede. Huwag naman yung mga maliliit na mga 0.1 grams, 0.2 grams, o dalawa o tatlong sachet. Ang bangko direct ko sa kanila is pumunta tayo sa mga malalaking high-value target. Okay.
quantity of drugs. Yun po ang kuha namin. So mandate nyo to, General Sinas, go after high-value targets sa Oplantukang. Yes, ma'am. Yun po, ma'am. So no needs of changing naman. Kasi nga, yung iba doon, it works. So, kumbaga, ni-re-strategize lang naman at in-enhance yung ibang policies and guidelines para sa lower unit po namin. Okay. All right. Now, I know that you've already said before, move on from the Mañanita issue, and clearly, you will be PNP chief for, I would have to say, until the president leaves office, no? Tama po ito, General? Di po, ma'am. Hanggang sa birthday ko lang po. Go ahead. Kasi you are the fifth. Kayo na po ang, tama po ba, panlima na po na in-appoint niya? Yes, ma'am. Tama po. Oo. Tama po, ma'am. 96, tapos ako po class 87. Yes, yes, ma'am. So you are until 2021? Yes, ma'am. Hanggang May 2021 lang po. Okay. So kumbaga may isa pa. Ang tanong ngayon, what would you want to be remembered for? So you have a few months to go. What can you achieve, General Sinas, in the few months? Clearly, you want that Mañanita controversy erased. Ano ang legacy ninyo para matandaan po kayo? Ma'am, ang Mañanita is nandiyan na yan. At saka, nagsabi na po ang kuhan. Dinintay ko na lang po lumabas yung decision. Pangalawa, I'm not fan of legacy po. Ayoko na gagawa lang ganito para ma-remember. I'm not. Ako, kinausap ko na rin yung mga ibang staff. Ay implement natin yung policy. Continuity ang gusto namin. No? Na sana yung mga actions ng dating commanders ay ipagpatuloy natin. Kung ano po mga existing policy, ipatupad po natin. Hindi po natin kailangan magbago-bago ng policy. Kung meron na po policy, implement natin. At hindi po ako fan na gumawa ng 8-point agenda or inaikikonsult. No, I'm not after that. Ang akin lang is to make a difference in the PNP in terms of operations, in terms of welfare, and in terms of the enforcement of the law. Kung ano po ang judgment ng history sa akin, ma'am, ay bahala na po sila. Ako lang ay napapatupad po ako ng kung ano po yung mandato ng isang chief PNP po. All right. On that note, well, thank you so much, General Sinas, for agreeing to be on Head Start this morning. And I appreciate it na pumayag kayo. I actually interviewed you before already. Yes. When you were assigned in Manila. Actually, I requested for a face-to-face. Yes. I want to thank you for that, General, except that I think in ABS-CBN, it's also for everyone's safety and yours as well. Now, we don't have guests on this in the studio, but I do hope that in the future, you can come back and I can interview you face-to-face. Kasi para pakita ko naman sa'yo na I reduced 20 kilos. Diba? Okay. All right. Well, before we go, so 20 kilos is a lot, huh? So you went on a very strict diet. Yes, strict diet and exercise po, di ba? Sa staff mo, sabi ko, gusto ko face to face para yung picture natin dalawa dati, before and after, para makita mo kung nangayayat, kung sino nangayayat. Okay, but you know, General Sinas, 20 kilos is 44.6 pounds. That's almost 50 pounds. How did you lose that? Ma'am, that's almost four months program. Diba? At of course, nag-umpisa ako, I consulted the doctor. I have my medical checkup at ginait po ako kung paano po. Oh, of course, sleep diet, good healthy living. Diba? At bawas mo na ng inom kung uminom man, kundi lang. Tapos, sleep well. Okay. Ito ba, mamandato nyo na to sa iba pang kapulisan na alam naman po natin ay may health issues din. When Senator Ping Lacson was PNP chief, health was a priority of his on making sure that police officers were fit. Yes, ma'am. Actually, sinabi ko, ituloy po yung mga weight reduction program namin, mga fitness program namin in response or in observance of the DOH protocol, no? Kasi hindi naman pwede na basta ka lang mag-diet, wala kang doctor's advice, baka mamaya anong mangyari sa iyo, maging vulnerable ka pa. So I have issued the directive to continue implementing these policies, pero at least sana naman they will heed the advice na magbawas ng timbang. Kasi alam mo po, ma'am,
ang pagmalakan mo, una, ay diabetes, cholesterol, hypertension. All right. Okay. So, well, on that note, I want to thank you once again, and I do hope to see you in the studio one of these days. Mag-ingat po kayo, sir. You stay safe and you stay strong. Thank you, sir. Thank you.